Magandang araw pong muli. So, pagkatapos po ng malakas na bagyong paeng, ito na ulit, gawa na tayo ng bonsai videos. So guys, alam naman natin kung anong puno to, isa tong Argao Taiwan, na paborito nating i-bonsai. So medyo marami-rami na rin tayong video na gawa patungkol dito sa puno. Pero ngayon, ituturo ko sa inyo yung isa sa paraan kung paano alagaan yung mga sanga para magdire-diretso yung paganda ng ating bonsai. So ngayong araw ay panoorin nyo yung gagawin ko at mamaya ay i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung dapat nating gawin para gumanda yung mga branches. Tara guys, samahan nyo ako. Yung unang gagawin natin kung paano mapaganda yung branch ay tatanggalin natin lahat ng tumubo na maliliit na sanga na nandoon sa pinaka malapit doon sa ating mga main branch. Kagaya ng mga sanga na to. Yung mga maliliit na yan. Yan. Kasi hindi na natin yan gagamitin. Ang gagamitin natin ay itong mga main branch natin. So, depende na lang kung merong mga space na kulang sa sanga. So, pwede natin yung sanga gamitin na pumunta doon para yung mga dead space ay magkaroon ng mga sanga. So, kung meron naman ng sanga at meron na ng maliliit na bagong tubo, pwede mo rin namang gamitin yun. Depende doon sa itsura ng branch. Kung sa tingin ninyo ay maganda, later on, mas maganda doon sa main branch mo, pwede mo siyang pagpalitin. So, pero ngayon, ang gagawin natin ay tatanggalin na natin yung mga maliliit na sanga at tingnan natin yung ibang sanga na maliliit kung pwede pa siyang gamitin. Tara guys, tanggalin natin isa-isa. So, itong sanga na to ay posibleng magamit natin balang araw. So, hindi natin tatanggalin. Ito rin isa na to, baka magamit natin balang araw, so hindi natin tatanggalin. So, ito tanggalin natin to. Ito rin nasa ilalim. Lalo yung mga nasa loob na yan. Tanggalin natin lahat yan. So dito medyo marami tayong tatanggalin na sanga. Sa nga nasa ilalim lahat na to ay tanggalin na natin kasi wala na tayong gagamitin dyan dahil meron na tayong mga primary branch na nandyan sa side na yan. So tanggalin na lang natin.
So ito na guys yung naging resulta nung pagtatanggal natin ng mga maliliit na sanga doon sa loob ng puno. Doon sa loob ng mga sanga na to. At ang gagawin naman natin ngayon ay i-unwire naman natin yung mga wire and then mamaya ay i-rewire natin. So gagawin natin yun kasi titingnan ninyo yung mga tingnan natin na mabuti ay yung mga wire ay sobrang nabaon na doon sa sanga. So kasi dati maliit pa yung sanga kaya hindi pa ganun katabaan yung mga branches natin kaya yung wire ay hindi niya pa nakakain. So makalipas ang 2 buwan I think ay ito na yung naging resulta. So yung kalahati ng wire ay bumaon na dun sa branches. Kung hahayaan pa natin yan ay magmamatured na lalo yung mga sanga natin at sobra na yung babagal sa pagtaba. At yung scars ay mahihirapan ng matanggal kasi mas lalalim pa yung sugat na gawa ng wire. So ngayon ay i-unwire na natin para maayos naman natin yung mga sanga. At yung sanga ay maging makinis, hindi yung maraming sugat na dahil sa wire. So tara, unwire naman natin guys. So yan guys, tanggalin na natin yung mga wire. So ito nga pala yung pangalawang way para gumanda yung mga branches natin. So this time kasi yung mga wire na yung mga branches natin ay medyo matigas na. So yung initial wiring ay sulit na. So ngayon tanggalin natin yung wire para ma yung pagbaon ng mga wire ay medyo maiwasan natin yung pagkakaroon ng mas marami pang scratch or yung pagkakaroon ng maraming bakat ng dulot ng wire. So ayan. So ito yung mga peklat na gawa ng wire. O yung mga bakas. So ngayon guys, ang gagawin ko naman is i-rewire ko agad. So bakit? So ayoko kasing masayang yung initial wiring na ginawa ko kasi kung hindi ko ibabalik yung wire ay baka magdiretso ulit 'to. So ngayon ang gagawin ko ay ibabalik ko lang yung wire pero mas maluwag na, hindi na ganun kahigpit. So gagawin ko 'yan mamaya, pakikita ko na lang sa inyo pagkatapos kong i-unwire lahat ng sanga. Iyan na siya. Natanggal na natin yung mga wire doon sa mga sanga. So meron tayong mga ilang sanga na hindi tinanggal yung wire. So gaya ni Re. Hindi ko tinanggal kasi hindi naman nakain ng wire or nakain ng branch yung wire. So hindi pa siya pang tanggal. Ito pa isa. So hindi pa bumabaon yung wire doon sa sanga kaya hindi ko tinanggal. So hayaan ko munang naka-wire yun. Ito pa nasa likod, yung mga mapapayat na sanga natin. So, hayaan nyo lang yan. So, focus na tayo dun sa mga in-unwire natin. So, ngayon, ituturuan ko naman kayo para paano ibalik yung wire dun sa sanga. So, ano ba yung kailangan nating tandaan pag binalik natin yung wire? So, panoorin nyo to guys. So, ito guys, ano ba yung ginawa ni JB Bones? So, yung ginawa ko lang ay ito. Ibinalik ko yung wire doon sa sanga pero iniwasan ko yung mga pinagbakatan ng wire. So ito guys. So ginitnaan ko yung mga sugat. So ganyan. So ganun yung gawin natin sa lahat ng sanga. Huwag na natin ibalik doon sa mismong wounds na gawa dati nung wire para hindi ito naman ay humabol at mawala to kalaunan. So ganun lang yung gagawin natin sa kanya. So yun lang naman yung lagi natin ginagawa sa mga bonsai. Ayan guys, so mamaya pakita ko na yung resulta
pag na rewire ko na ulit. So ito na po yung final result ng pag-rewire natin dun sa ating materials. So salamat po sa panonood at sa pagtsatsaga na manood ng ilang minuto sa aking video. So sana po ay may natutunan kayo sa ating mga ginawa ngayong araw. At sana makatulong yun ng malaki sa pagbubonsai ninyo. Salamat po sa inyo sa panonood guys at ingat po kayo palagi. Thank you!